Yun naman yung tilapia natin nun, tataba oh. Oh, close up mo pa. Taba. Paano masabi? Ang isang lapad to. Shoutout pala sa mga mahilig ng tilapia. Yan, tara. Tirahin na natin yung tilapia. Oh, magandang araw mga kakusina. Yan, welcome again sa aking kusina. Okay, magluluto tayo ng ginataang isda. Ang aking tilapia. Yan, napakasariwang tilapia. Ang taba oh. Tilapia. Yan. Ang ating coconut milk. Ang ating purong gata. Puro po yan ha. Ang ating pangalawang gata na may halong tubig. Yan. Sibuyas. Onion. Dalawang piraso. Napakamahal ng sibuyas. Luya. Napakamahal din. Grabe. 100 piso na to. Ito yan. Ito. Ating ginger. Oh, siling mahaba. Green chili. Yan. Ewan kong manghang yan. Ang ating daon ng pitchay. Yan. Grabe oh. Daming butas oh. Siguro may allergic na rin yung pitchay. Gola lang yan. Ay. Joke. Ang ating mahabang sitaw. Yan. String beans. Dito tayo. Yan. Ang ating patis. Ang ating pesos. Yan. Asin. Salt. Lalagay tayo kahit konti. Depende na sa inyo. Durog na paminta, ang ating ground black pepper. Ayan. Ang ating mantika, pang prito sa tilapia. Puro cooking oil, baka naman. Puro, baka naman. O ayan, kumplito ng ating sangkap mga kusina. So start na tayo sa pagluluto sa aking kusina. Ayan, mga kusina, sinalan ko na yung mahiwagang at maliwanag na kawali. Ayan. Pag ginalo mamainit, op, mainit na yan. Oh, cooking oil, puro, baka naman. Bukos lang natin. Hello eh. Kailan natin mamainit yung kawali? Ayan, tingnan natin. Ay! Ganon. Kung mainit na umuusok pag mainit na yung mantika, okay? Ito yung magic ni Kuya Kusina. Paglagay tayo ng asin. Gusto nyo lang naman ha, para hindi dumikit yung tilapia. Paano masabi? Yun yung sikreto ni Kuya Kusina. Magpito tayo ng tilapia, lagyan natin ng asin. Depende sa inyo kung gusto nyo po ha. Pero si Kuya Kusina, naglalagay talaga ako. Time check, pagkalipas ng 3 minuto o 4 minutes, balikan natin ng tilapia. Ito, promise, luto na itong kabila, okay? Ang kagandahan ng naglalagay ng asin mga kusina, tips ko lang, 75% pag nilagyan mo yung mantika ng asin pag nagprito ka, 75% to 80% hindi didikit yung tinapia. Promise, Kuya Kusina. Tingnan natin. O, kita niya yan? O, okay, di ba? Di ba? Ang dali-dali. Check. O, di ba? Yan ang sinasabi ni Kuya Kusina. Yan, diba? Yun ang nagagawa ng asin bago maglagay ng isda. Okay? Okay. Ang ating tilapia. Check ulit. 3 minuto nakalipas. Tingnan natin yung tilapia. Burado, luto na po ang ating tilapia. Oh. Ang ating tilapia. Tilapia, pagkatapos, isalang natin yung pangatlong tilapia. Okay? Tilapia. Ulit, yung ating pangatlong tilapia. Tilapia. Ayan. Check natin. O, yun, hindi na pumalag, oh. O, yun, isasabi ni Kuya Kusina, oh. Diba? Yun ang maganda sa may asin bago ilagay yung tilapia. Okay? Tilapia. Wala na yung tilapia. Ayan, ilalagay natin, ipiprito natin saglit yung sitaw. Ayan.
Ito lang to. Ang pagkaganda naman po, kanya-kanya po si Ate. Kasi ang mga original na talagang professional sa pagkata, mga kapatid natin, Bicolano, Bicolana, yan ang talagang isipot sa pagkaganda. Pero dahil tayo naman, kay Kuya Kusina, sariling version naman, siyempre. Kanya-kanya lang naman yan eh. Ang mahalaga, basta yung ginagawa natin, tapos, siyempre, pasas natin natin. Sanglak natin po dito, medyo dry, tapos saka natin. Yung sili. Sili, lagay na rin natin. Yeah. Medyo, trito lang natin po dito. Tapos, mamaya tanggalin natin. Yun, Kuya Kusina. Napakalipas po ng isang minuto, dalawang minuto, hindi na natin tanggalin. Ito talaga yan. Isang masasabi lang po ni Kuya Kusina, may kanya-kanya ako tayong version ha, mga kapatid ha, mga kakusina. Hindi tayo manggaya, dito din naman sa atin. Mahalaga, makuha natin yung tamang timpla. Yan lang. Tapos, daon ng pichay. Sariling version ni Kuya Kusina. Wow naman! Wow! Wow! Para hindi mabilis magurog ng gulay. Shout out pala sa mga kapatid na Bicolano, Bicolana, sa mga expert sa kinataan. Isang minuto lang, sakto lang, tapos magagalit na natin. Tapos magagata na tayo. Mga kusina, pwede na natin tanggalin yung ating shikchay. Yan. Pwede na natin patayin yung apoy. Ito lang po ang diskarte ni Kuya Kusina. Kanya-kanya lang po diskarte yan. Sariling version po ni Kuya Kusina to. Para lang po hindi talaga mabilis, maturog o kung yung ating pichay. Ang ating pichay. Kuya Kusina. Start na tayo ulit. Start na tayo sa paggata. Siyempre, dyan natin kawali, painitin lang saglit. Tapos yung pangalawang gata na may halong tubig, yan. Aluin lang natin to. Yan, habang inahalo, pwede na po tayo maglagay ng asin. Asin, sakto lang, yan. Para hindi umalat. Patis, sakto lang din. Ating durog na paminta, ground black pepper. Saluin lang natin ito hanggat kumulo, saka natin ilagay yung tilapia. Ganito lang magluto sa ating version, Kuya Kusina. Kusina, kumulo ng ating unang gata. Yung pangalawang gata pala, yung may halong tubig. Kamali si Kuya Kusina. Saluin lang natin. Katapos, hindi tayo maglagay ng kalahating sibuyas, onion. Tapos luya. Sakto lang. Yung pangalawa, mamaya natin ilalagay yan. Tapos haluin lang natin. Siguro mga isang minuto lang na kumulo ito. Sa atin naman, dahil naglagay tayo ng patis sa kaasin, optional, pwede naman tayo maglagay ng magic syrup o bitchin. Ganun lang, sakto lang. Para medyo sumarap. Maglalagay lang tayo ng kunting magic syrup. Baka may magalit, baka masugra namang sustansya, malasa. Nagigil ka. Tapos ng isang minuto, kumulo, pwede natin ilagay yung tilapia. Okay, Kuya Kusina. Kalipas na isang minuto, kumulo ulit ang ating gata na mayroong luya at sibuyas. Haluin lang natin. Ito ah, sariling version ni Kuya Kusina ah. Hindi man 100% na masarap, pero 99.9%. Yan. Pasasarapin natin dito kay Kuya Kusina. Ito na ating tilapia na naprito. Yan. Sa ulit. Yan. Pangatlo. Ayan.
Tapos hayaan lang natin dyan. Iyuigan lang natin yung sabaw. Siyempre, check-check lang din ho natin mga kakusina. Baka dumikit or ano. Ganun lang. Ayan, ganun lang. Kumasyap ka, tilapia! Okay. Tapos, hindi wag mo natin takpan ha. Yun lang ha. Kanya-kanya lang. Kahit kuya kusina, hindi ko tinatakpan yan. Baka matuyo yung gata. Okay, time check. Pagkalipas na, 3 minuto. Lagay-lagay lang natin yung sus ng ating gata. Basta ha, version ni kuya kusina to ha. Shout out pala sa ating mga kapatid na Bicolano, Bicolana. Yan ang masarap maggata. Okay, lagay na natin yung nahuling luya kanina. Yung sibuyas ulit, onion. Matapos, ground black pepper. Ating durog na paminta. Wow, kuya kusina. Check ulit, pagkalipas ulit ng 2 minuto. Hindi na namin ilagay yung sitaw natin at sili. Buhos-buhosan lang yung sabaw ni Kuya Kusina. Okay. Katapos, yung ating pitchay. Sa yung pag-ipit ko. Ayan. Diba? Ito ang version ni Kuya Kusina. Ayan. Sariling version ni Kuya Kusina. Tapos, mga 1 minuto, pwede natin ilagay yung purong gata. Yan, dito lang kay Kuya Kusina. Time check ulit, pagkalipas ng 3 minuto. Okay. Dito natin ang purong gata ni Kuya Kusina. Ang ating purong gata. Okay, grabe mo. Imagine, may sarili ng version si Kuya Kusina. Oh my God! Na ginatang isdang tilapia. Yan. Kalipas lang siguro ng mga 3 minuto o 4 na minuto. Yan. Pwede na ang ating tilapia. Tignan lang muna. Yun. Grabe. Ang sarap talaga ng version ni Kuya Kusina. Totoo yan. Yan. Hayaan lang muna natin siya. Para lang ho, yung tilapia, magkaroon ng lasa sa ating purong gata. Okay, Kuya Kusina. Okay, time check ulit kay Kuya Kusina. After 5 minutes, I'm sure okay na ang ating ginatang isda. Hingan lang natin, baka bibigit ha. Ah, hindi naman siya. Yun, okay naman. Yun, wag lang madurog. Okay, siyempre. Last final. Tikman lang natin. Yun oh, tamang-tama na po. Ito lang ah, sa mga naggagata, pwede tayo maglagay ng optional. Kunting kalamansi, okay lang din. Nasa inyo po yun. Hindi na kayo bata, okay? Wow! Barinig kita sa mukha! So ngayon, okay na. Pwede na natin patayin at ilagay natin sa ating lagayan ang ating ginataang tilapia. Ayan po mga kakusina, luto ng aking ginataang tilapia sa kusina ni Kuya Kusina. Yan, hindi man 100% ang sarap, 99.9% ang luto ni Kuya Kusina.